What is up mga katinta? So today, today, ngayon, meron tayong bisita guys. Sa mga hindi nakakaalam guys, ako po ay isang ako ay isang model. Ako ay merong isang Vespa, ayan guys. Vespa scooter. It is simply a motorcycle, a scooter na nag-originate sa Italy. Na medyo mahilig kasi tayo sa mga classic or vintage type na mga bagay like music, motor. So, mapapansin nyo naman sa musics natin yan. So, mahilig tayo sa classic, sa vintage. So, anyway, mga katinta, ang bisita natin today ay walang iba kundi ang present president o ang current president ng Vespa Club of the Philippines, Sir Abet Rana. And ayun guys, hindi lang pala current president ng Vespa Club of the Philippines si Sir Abet Rana, kung hindi isang councilor din ng Lumban, Laguna. So, ayun, balik tayo sa vlog. Hintay na lang natin siya mga katinta. Balak namin ngayon is magtatuan. He's going to ride this Vespa. Yung alam ko PX yung motor ni Sir Abet, ni Press. So after our session, meron kami pupuntahang sikat na vlogger. So stay tuned mga katinta. For sure, napanood nyo na siya or familiar siya sa inyo. So we will give him a visit kasi kinontak na siya ni Press na after our session, magpupunta kami sa kanila at makikikain kami. Kapal na mukha namin. Makikikain kami ron and yun, magpe-pay visit na rin. So yung pupuntahan din namin, kakainan namin later, ay member din ng Vespa Club of the Philippines. So meron siyang Vespa, so may idea na kayo siguro kung sino yun. So abangan nyo na lang kung sino yun sa mga hindi nakakaalam. Abangan nyo lang, stay tuned. So we're just waiting for Press to arrive. I think he's on his way kasi magmamotor lang siya, medyo mainit para mas mabilis din. Actually medyo sketchy pa sa akin yung design eh, kasi nag-PM lang siya nun sa design niya, hindi ko alam kung ano talaga yun. So pag-usapan namin, pero for sure saglit lang to kasi malit lang talaga eh. So ready naman na ako. We will be right back mga katinta. For sure nandito na si Press na. So see you later. So yun mga katinta, tulad nga na sinabi ko sa inyo, meron tayong special guest today. And walang iba kundi si Press Abet Rana. Yo! So yun guys, like what I said earlier, magpapatutunga si Press ng, hindi ko alam eh, noon eh. So ito pala, so grip ship siya ng manual Vespa motor, cycle. Yun yung magiging design niya and ilalagay namin to sa may, ano man tawag dito Press? Yan, sa parte ng kamay. Oo, bumukas sa left. Sa left, kung saan humahawak doon sa manual. Saan kumakabyo ang mga grip shift. Yun, yung kakaiba talaga to Press. Sa totoo lang, kailang makaka-experience ng ganito. Kasi alam naman nila yun, mga viewer natin, alam nyo na may mga usual na tattoo eh. Pinifigure out namin and eto, medyo okay na. Sukatin lang namin kasi ipapattern namin sa actual na size nung grip shift sa mismong Vespa. We'll be right back mga katinta. So guys, ayun yung motor ni Press Abet. Wow! Di ba? PX200 ba yan, Press? 150. PX150. So, ayan. Solid, di ba? Yeah. So, ito yung sinasabi ni Press na yung grip shift. Primera, neutral, segunda, tercera, quarta. Ayan, yan mismo yung itatato namin dito sa left tatapat hand. Ayan. So, mas kunin. Para maski hindi ako naka-Vespa, para akong naka-Vespa. Okay, okay. Ganun po yun. Okay. Pasukatin lang namin ni Press. So yun mga katinta, nadikit na natin kay Press Abet yung design niya. Ayan. So yan, 1, 2, 3, 4, yun nga yung mga gears ng Vespa. Then the Piaggio logo, yung maker ng Vespa. Tama, Press? Yes. So ayun guys, naka-setup na kami, nakaupo na si Press. Ito yung needle na gagamitin namin, 3RL. Huwag natin patagalin, start natin Press. So let's go. Start na, let's go.
Linisin ko lang po, press, ha. So yun mga katinta, ganun lang kabilis. Actually matagal pa yung preparation namin ni Press Abet dun sa design kasi nga detailed yung design eh. Maliit talaga, so medyo precise kami rin sa naging sukat. Yeah, tsaka kailangan natin i-pareho sa tuwal na motor, di ba? Yes pa, yes pa. So pinares namin ni Press Abet kung ano talaga yung nasa actual na sukat. So yun yung importante kasi, di ba, Press? Yeah. So magpa-pack up na kami cause we're going somewhere na makikita nyo and meron kaming bibisitahin niya. Pero meron lang konting changes na dapat maghahanda siya ng food pero may sudden circumstances na nangyari. So kami na lang ni Press ang magdadala ng food trip namin. So samahan niyo kami, tara mag-ride naman tayo. Let's go. Ang masarap na pansit Malabon. Abet. Abet Rana. Ayun oh. Oh, alam niyo na kung sino pinuntahan natin. Mga katinta. Oh. Ninong! Oh, Ninong Ray, oh, oh, oh. Kumit ka? Kumit ako? Ah. Kumuna yung camera ko at baka... Kape, kape, gagawa ka ng kape. Di ba nakakabala? Bait Ninong. Si Ninong yan. Masarap si Ninong. Ako nga, nakakasok na ng kape. Ilang kape kape sa araw? Ano lang nabigisa? Ano? Di kami pwedeng kumilos ng masama. Ang arsenal eh. Ganda? Nung, okay lang. Hindi ako pwede magsalita ng masama kay Ninong Ray. Ngayon. Nung, okay naman pa kita. Pwede. Ano pare, bala lang yung munggo. Kala ko matampusa eh. Alam lang hindi ka naglaro nung kabataan mo yung sumpit eh. Ay, ang sinusumpit ka sa namin yung sago. Sago. Sagong bagay. Mayaman. Salamat oh, napaka-special oh. Yung wala eh. Ninong Ray lang naghahanda ng kape namin. Tensya na kayo ha, guys ha. Ninong Ray nyo, pagod na. Ninong Ray nyo, pagod na. Ninong Ray nyo, malito. Binabalak. Ninong Ray nyo kasi natulog sa kama ng iba. Hoy! Hoy! Pura, hot. Tapos may something na sila nalagay para mukhang probe yun. Yes. God damn! Iba eh. Oo, parang gano'n. Gano'n ang nangyayari. Ang kape ng ninong nyo. So guys, Ninong Ray nyo, ayan, nagdala kasi kami ng pansit, nakakaya naman kay Ninong eh. So titignan natin kung alam nyo talaga ang pansit Malabon. Yan, kasi ang tinanong ko, saan ko binili? Yan, yan, saan yan. Saan ko binili? Yan, yan, yan. Ngayon, hindi ko sinagot, kailangan masagot niya na sarili niya. Ngayon, binili na Malabon. Dapat kong malaman to. Tayo na matay tayo dyan. Okay, una. Sige. Una, hindi masyadong basa yung noodles niya. Yan. Hindi masyadong basa. Yan. So, hindi to nanay. Check. Dito nanay. So, pangalawa, yung klase ng itlog niya, ayun, yung ganyang hiwari. Anong itlog niya? Hindi rin po kasi bagay, wala na ngayon nun eh. Hindi ito, nasabi ko sana roses, wala na roses kasi ngayon eh. So, iba na, lipat na ng roses. So, hindi rin to ano, hindi rin to Dolores. Galing. Ngayon, ito nakikita ko yung hipo niya. Ay, sorry, hipo niya, pusit niya. Maliliit na, ayun, maliliit yung palikpik ko, durog-durog. Tapos, niluto lang siya sa sarili niyang tinta. Pare, ano to? Sagot na yan, sasagot naman na? Sagot na to. Ah, sige. Normas to. Sige, bigyan ba natin sentya si Nino? Normas? Hindi. Subo mo muna, subo mo muna. Hindi niya ako talaga tigang Malabon eh. Ano siya yung normas o nanay's lang? Hindi. O-rings. O-rings! Oh, kalimutan ni Nino. Kalimutan ko yung o-rings. Nadali natin si Nino ba eh. Kweng, kweng, kweng. So guys, enjoy muna namin yung food namin. Thank you, Nong. Thank you. So
guys, papaalam na kami kay Ninong. Commitment tayo. Salamat sa salamat ha, salamat sa... Sa kusina tayo, sa kusina tayo. Guys, nandito tayo sa legendary kitchen of Ninong Rai. Ang ating araw, yan. Ay, O nga press, pakita nga po natin. Yan ay tattoo ni press. Nong! Thank you ah. Yan, thank you. Bukas! So yun mga katinta, nalobot yung ating camera kaya hindi ako nakapag-vlog out kanina. Mga katinta, thank you for watching. Alam kong kakaiba sa inyo to dahil saglit lang yung tattoo and then more on ride na. Shit, sobrang accommodating ni Ninong Rai. So, shoutout to Ninong Rai. Salamat sa pagtanggap sa amin ni Press Abet. Napakabait ni Ninong Rai, guys. Pinainom niya pa kami ng kape. So, na-enjoy namin ni Press yung kwentuhan with Ninong Rai. So, ang dami namin napagkwentuhan. So, napag-usapan namin yung tattoo ni Ninong Rai. Kaso, hindi pa uubra si Ninong Rai, guys, magpa-tattoo. Pag-usapan na namin yun kasi medyo mataas yung blood sugar ni Ninong Rai. So, yun, syempre, unahin muna ni Ninong Rai yung health niya bago ang tattoo. Nandiyan lang naman ang tattoo, yung mas importante yung health. Pero we're hoping na sana maging okay si Ninong Rai at makapagpatato na sa atin. Yun. And gusto ko lang i-shoutout si Press Abet Rania ng Vespa Club of the Philippines for entrusting me his tattoo. I was really honored. Thank you sir for choosing me and I hope na pasaya ko kayo sa tattoo nyo. So thank you so much po. So yun mga katinta, hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat sa inyo sa panonood and I hope you enjoy this video. Do not forget to subscribe. Please hit the like button kung nagustuhan niyo itong video na to. Comment down below for any suggestions or any comments. Mag-ingat kayo palagi and God bless you all mga katinta. Peace out. Bye.